Hello guys, ito ulit si G ng 11.9 Workshop. So ngayon, ito na yung part 3 ng ating hand tool workbench build, no? So doon sa part 1 at part 2, nakita nyo na binuo ko yung aking bagong, hindi man bago, so bagong rebuild na hand tool workbench, no? Pero ngayon, syempre guys, kukulang ang isang workbench kung walang vise, no? And since woodworkers tayo guys, syempre dapat woodworking vise ang ilagay natin sa ating workbench, hindi machinist vise, okay? So, woodworking vise. But, baka sabihin nyo, napakamahal ng mga woodworking vise. And that's true. So, pinag-usapan ko yan doon sa aking vise vlog tungkol sa mga vices at talagang mahal yung mga woodworking vise. It's an investment, guys. Hindi maiwasan yon. However, guys, meron solution dyan. Pwede tayong gawa ng mga DIY na vices. At yun ang gagawin natin ngayon dito sa ating workbench. Since gusto kong ipanatilihin yung price niya na napakamura lang and anyone can do it, gagawa tayo ng isang vise na DIY lang. So it's just a homemade leg vise. Okay, so leg vise yung pinakamadaling gawin. Hindi, hindi na pinakamadali, pero yung sa pinakamadaling gawin na DIY na vise. And you can do this guys using only minimal materials, no? So para sa leg vise na ito, gagamit tayo ng kahoy, which is mahogany para matigas, nara inserts para mas matigas ulit, and ang pinaka-importante part ng leg vise ay yung screw, no? Yung screw, yung umiikot mismo, yung nagsasara at nagbubukas sa vise. Now, pwede tayong bumili ng jack screw o yung yama, jack screw yung ginagamit sa mga scaffolding, yung mga shoring jack ang tawag. Pwede yun guys, actually yun ang the best thing na pwede mong gamitin sa isang DIY na vise. However guys, ayoko nang gumastos ng tukol dyan. Eh, naghanap ako dito sa bahay at ito gagamitin natin. Okay, so lumang barbell. So, dati binili ko to nung trip ko mag-barbell. Pero ngayon, hindi ko na trip. So, ito gagamitin natin guys. So, meron siyang dalawang ano na dito. Meron screw dito at meron din sa kabila. So, two sides na yung kanya screw. And makakagawa tayong dalawang vise dito. So, puputulin natin to, tatanggalin natin yung screw na ito, at to ang gagawin nating screw doon sa vise, no? So, it's gonna be a great project. Exciting project to, guys. So, tingnan nyo na lang. So, go! So, guys, dagdag ko lang to doon sa part 2. Nakalimutan kong idagdag, eh. So, ang ginawa ko pala, spinlat ko lang yung top, kinatam ko lang gamit yung aking na Lotus na power planer para lang siguradong pantay siya, no guys. And this is just a quick work, hindi naman kailangan siyang pantay pa katamin ng katamin, basta lang pumantay siya, okay na yon guys. At syempre, pagkatapos siyang pumantay is lihain naman. So gamit ko lang yung aking Bosch Random Orbital Sander na may 60 grit para lang mawala yung mga ridges na iniwan nung power planer. So guys, simulan na natin yung paggawa ng vise at syempre magsisimula yan sa paggawa nung pinaka gumagalaw na part niya at ito yon. So gagamitin ko rito is mahogany na scrap, solid mahogany scrap, and dapat to dalawang layers. Kaso guys, yung isa kong kahoy is kinulang. So, ang ginawa ko na lang is, nag-glue na lang ako ng tatlong piraso para lang mabuo yung kailangan kong thickness nung vise, no? So, tinantad ko lang siya ng shellwood glue tapos kinlamp ko lang siya overnight. So, para siguradong matuyo siya, kailangan overnight talaga siya. Kasi kailangan talaga, crucial na itong part na ito is matigas and strong. So, kaya ako siya i-glue na overnight. You can use any kind of glue here. Firewood glue, mas maganda. Pero, mas marami ako shellwood. So, nilagay ko lang is shellwood. Okay lang naman yun, guys. Titigas din naman yan. After 24 hours, okay na yan, guys. That's really cool. Or that's good. So, ngayon, guys, putulin naman natin yung barbell na, no? And I'm just going to use my grinder for this. Dahan-dahan lang guys, medyo makapal yung bakal, so unti-unti lang hanggang sa maputol siya, so just a little patience. Syempre mag PPE, naka-goggles and naka-mask ako nyan guys, at tapos nakalayo ako ng konti dun sa sparks, nakalimutan ko lang mag-gloves. Okay guys, ngayon naman is babarinahin natin yung pinaka-lock nya, yung gilid.
So, gamit lang ang aking drill press na may pinakamababang speed at may cobalt drill bits. Now, dahan-dahan lang guys, hanggang sa mabutas natin yung anim na part. So, hugis star siya, no? Kaya kailangan dapat na yung lahat na yun is mabutas natin. And this is the result guys. Ayan, so yes, anim na butas dun sa kanyang star shape na lock. So after 24 hours, tuyo na yung kahoy na mahogany, and then hanapan ko lang yung pwesto niya dun sa legs. Tapos nakita nyo guys, kinortehan ko na yung ibabaw niya na parang medyo pa-slide ng konti. Aesthetic lang yun guys. And then inahanap ko lang yung kanyang pwestohan dito sa legs para makita ko sa inyo yung location ng aking pagbubutasan para paglagyan ng screw at nung parallel guide. Mamaya makita nyo yun guys. So yan, dinikit ko lang siya. So dyan ko gusto na malagay yung leg vise. So guys, ngayon naman lalagyan ko ng pilot hole para malaman ko saan ko ilalagay yung butas. Mamarkahan lang natin gamit lang yung maliit na drill. Tapos ibabaw lang natin hanggang dun sa pinakalikod. And then guys, ngayon bubutasan na natin yung para sa screw. And para dyan gamitin natin ang isang Forstner bit at yung aking malaking Ryobi na rotary drill para siguradong may enough power para enough torque para butasin niya hindi lang yung legs pati yung hardwood na lock na nilagay ko sa likod. Kung may kita niyo, meron parang hardwood sa likod, 'di ba? Naka-clamp. So yun yung para magiging lock niya. Doon ilalagay yung screw mamaya, yung star lock. And ayan, butas na siya at kasya na yung screw. Okay, now guys, nilipat ko na yung Forstner bit dun sa drill press ulit. Tapos bubutasan ko ngayon is yung mayiging lock niya, yung hardwood niya sa likod. Ito yung paglalagyan ng star na lock na ginawa natin kanina. So yun muna yung binutas ko. Baliktaran yan guys para hindi mag-blow out. So yun, butas na yung lock na made of hardwood at kasya na dyan yung screw. Tapos naman, bubutasan natin yung vise na mismo. So binaba ko lang ng konti yung drill press. And then ayan, binutasan natin using the same Forstner bit. So dahan-dahan lang guys pag hardwood, nilay ko lang sa very slow speed para malakas yung torque niya. So ayan, binalikan ko ulit. So dahan-dahan lang guys, tapos balikta rin lang. Ayan. So para mas malinis yung kanyang pagkakabutas. Ang butas na pareho. Ngayon naman guys, imamount na natin yung lock dun sa hardwood na ginawa natin kanina. So anim na screws yan ang lalagay ko dyan para sigurado hindi siya matatanggal. And that's good kasi para pag hinihila mo yung vise, nahihila rin yung screw papasok, ay yung lock papasok. So mas lalo siyang nagsisikip. So ngayon, mamount na natin yung hardwood dun sa likod ng legs. So lagyan ko lang ng maraming Pioneer wood glue para sigurado hindi siya matanggal. So make sure na yung lahat ng surface area niya is nalagyan na ng glue. And then, imamount ko na dun sa likod. So yan yung magiging lock ng vise. Para sigurado, nalagyan ko rin ng screw. So, apat na 2-inch screws para sigurado na hindi matatanggal yung lock. So, kumuha pa ako ng screw. Naubusan yata. Yan. So after that, testingin natin kung mag-fit lahat. So ito yung screw. At yeah, kasha. Nagla-lock na siya guys. Nagla-lock siya dun sa star na lock. And lagyan natin yung vise. Tingnan natin kung maghihigpit. So mukhang okay na. I think that is a success guys. So yeah, that's a success. So tama yung ginawa natin.
So guys, ito naman yung gagawin kong parallel guide o pinboard. At sinusukat ko na siya dun sa paglalagyan do sa vise. So yan, nilagyan ko na ng square hole dyan. Minarkahan ko lang. And then, binaren ako na gamit ulit yung Forstner bit. Hanggang sa mabutas ko yung mismong vise at yung legs. So kailangan tagusan yan guys hanggang doon sa likod. Pero hindi sapat yung haba ng Forstner bit para mabutasan niya both at the same time. Kaya binutasan ko muna itong vise, tapos tatanggalin ko yan, and then butasan ko ulit yung legs. So malakas na yung drill na gamit ko, pero mahirap pa rin. So because matigas talaga yung kahoy, yung mahogany, sobrang tigas niya. And that's perfect talaga for vise. So yan, tinanggal ko muna. So medyo mahirap na siyang tanggalin dahil yung ginamit kong panglock sa kanya is yung mismong screw nung vise. So mahaba yan, so matagal bago ito matanggal. Yan, so tanggal na. Tapos tuloy ko na yung pagbutas dun sa legs. Sinukat ko muna syempre. Yan. So just drill it in hanggang sa tumago siya dun sa likod. At mamaya guys, para maging square yan, gamitan ko lang ng jigsaw at power file syempre. So yun na. Ayun na, sabi ko nga, gamitin ko yung jigsaw para lang gawing square yung butas. Ayoko nang gumamit ng pipe dito guys, aksaya sa oras yun. So mas mabilis kapag jinigsaw mo na lang. Pero guys, kung kulang pa, ay kailangan taga pipe no? Pero kung may jigsaw ka naman, pwede naman yan. So yun, pinagkakasya ko lang yung parallel guide. Since hindi pa siya kasha, ginamita ko na ng rasp o yung magaspang nakikil. So kikil na kikil hanggang sa magkasha yung guide. So jimijinigsaw pa ako ng konti. Tapos nung nagkasha na guys, napagkasha ko nga yan, pero medyo maluwag yung pagkakakabit ko. So nilagyan ko lang ng mga shims. Ginlo ko lang sa gilid, tapos pinasukan ko lang ng mga pirapirasong kahoy para mas sumikip siya. Tapos ginawa ko dun sa legs mismo. At ayan na oh guys, oh, nagkakasya na yung parallel guide dun sa butas. And yan, pipit ko na yung screw. And makikita nyo kung paano siya gumagana. Ayan, so nag-open and close na siya ng maayos. So ganun yan gagana guys. Mas makikita nyo pag nilagyan natin siya ng mga pin boards. So testing lang guys, testing natin kung gagana na yung vise. At gumamit lang ako ng vise grip para mas madali siya ikutin. And it works. Oop, lumulas na ng konti. So sikipan pan ng konti. It works guys. So okay, gumagana na siya. Maigpit na maigpit na. Okay guys, so ito na yung leg vise, pero hindi pa siya tapos talaga. Nilagyan ko na siya ng korte. So meron na siya nung parallel guide or pin board, pero wala pa mga butas. Nilagyan ko pa ng butas yan. Tapos guys, ito ano pa natin, i-router ko pa to yung gilid. Kasi hindi ko pa siya na-router, medyo matigas pa siya or magaspang pa. And then guys, ito lalagyan pa natin ng yung mismong pang-ikot niya. Kasi ito temporary lang. Pero it works. So in principle guys, gumagana na siya. Pwede siyang gamitin vise. So pwede ko siyang higpitan. Ayun. Pwede kong i... Ito. Ipit natin dito. So pag sinara ko siya. And that is very tight. So hindi na gumagalaw yung kahoy na inipit natin. So it's effective guys, pero kailangan pa ng konting tweaks, no? At siguro next week na lang yon, next weekend, tinatamad na akong gumawa.
Pagod na ako. So I've been building this workbench for like 2 araw na. So, and hapon na. So, pahinga muna. Family time muna. Next week na lang yung ibang mga kailangan gawin sa vice na ito. But rest assured guys, ibablog ko yan. Papakita ko rin yan sa inyo. No guys? So again guys, this is Gene from 11N Workshop. Thank you so much for watching. I'll see you guys again next time.